Okay, welcome po muli to my channel, Bro Archie TV. Salamat po sa umagang ito at sa iyong panonood sa video na ito. Sa araw na ito, ang pag-usapan po natin ay nandun sa John 10 verse 10. Sabi niya po dito, "Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap." Kung titignan po natin ito, ay Jesus gives life. Sa Roma 6.23 na sinabi doon na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po? Doon pa lamang po ay pinapakita na yung forgiveness. Tayo na mga taong mga makasalanan ay kumbaga pinapangakuan ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Kasi tayo sana ay mapapahamak na, pero dahil sa ating mga pagsuwayan na po, pero andyan ang Panginoong Jesus na libreng nagbibigay ng buhay na walang hanggan kung tayo lamang ay lalapit po sa Kanya. Ano po? Kaya dyan pa lamang po, Jesus gives life, yung forgiveness na ibinibigay niya sa atin. Kaya niya marahil sinabi na, "Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap." Yung pong kapatawaran sa ating mga kasalanan ay isang malaking biyaya na kumbaga sa ating mga buhay. Dahil tayo bilang mga makasalanan ay mapapahamak na sana. Ngunit nandyan ang Panginoon, nag-o-offer ng buhay na walang hanggan kung tayo lamang po ay lalapit sa Kanya. Ano po? At Jesus gives life, andyan din yung Kanyang pag-ibig. Sabi sa John 3.16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Di po ba? May kita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano po? Dakilang pag-ibig ng Diyos na may kita po natin dito yung kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, nandyan yung buhay na walang hanggan. Hindi ka mapapahamak sa kabilang buhay dahil kung ikaw ay mananalig sa Kanya, nandyan yung kaligtasan para sa ating mga kaluluwa. Ano po? Kaya may kita natin dyan yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, at yan ay ginampanan ng ating Panginoong Jesus nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Libre po ang buhay na walang hanggan na yan. Kailangan lang natin naman ang palataya sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon na tagapagligtas sa ating mga buhay, at tayo ay maliligtas. Ano po? Kaya yan yung marahil yung ipinapangako ng Panginoon na magkakaroon ng isang tupa na susunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na masagana, isang buhay na masagana at ganap. Ano? Isa pa po dyan yung guidance mula sa Diyos. Ano po? Na sabi nga doon, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Yan po yung makikita natin sa Psalm 23 verse 1. Kaya kumbaga, kapag tayo ay nasa Panginoon, andyan ang Kanyang, andyan ang paggabay ng Diyos. Kaya ang buhay mo ay magkakaroon ng kabuluhan at mas magiging meaningful lang yung buhay kapag ka ikaw ay nasa Diyos, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kumbaga. Kaya yan po yung pangako ng Panginoon na ang tupa na susunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na masagana at ganap. Nandyan yung forgiveness, nandyan yung love, nandyan yung guidance ng Diyos. Kaya isang tanong na maganda sa araw po na ito ay, have you taken Christ offer of life? Isang magandang tanong yan sa bawat isa sa atin. Tinanggap mo na ba yung offer ng Panginoong Jesus na buhay? Ano po? Kasi ipinangako niya po yan na isang buhay na masagana at ganap. Siguro, salat ka man sa mga kayamanan ng mundong ito, ngunit kung ikaw ay nasa Kanya, meron siyang kaligayahan ilalagay sa iyong puso dahil ikaw ay may Diyos sa iyong buhay. Kaya tayo, o kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, repent from your sins, have faith with Him sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Receive His forgiveness and His love at mabuhay ng mas malapit sa Kanya. At mararanasan mo yung buhay, isang buhay na masagana at ganap. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Ano po? Lamang po sa umagang ito, sa Diyos ang papuri.